Hindi din mo mukhang kakawal. Ayun naman kung malaki trap na ito. Basta wala. Mayroon pa na diriwang ng karawan. Hindi, may isang buwan na ako ngayon nagtatanong. Wala po. Wala po na diriwang ng karawan. Wala po. Sure. Next week, sino? Sino po? Hindi naman nagpamano. Di ba marunong? Di ba alam ko? Ang talaga na sabot sa nanay ko niya. Talaga may ito na ito. Yes, Lord. Si nanay ko rin, di ko alam. Pinanay mo rin ito, sino? Ano ang nanay ko eh? Ito kung babalang balang sasabit sa nanay ko. Pero ba't kayo ganyan? Kaya ako ba't kayo pinanganak? Susumbong ko kayo sa mga anak nyo eh. Kaya yung anak to? Ayan ako. Ito, ayusin mo ah. Ay, susumbong kita. Joke lang yan, ha? Sige, next Sunday, anniversary, ikaw lang dito. Ha? Tapos kakantaan ka namin ng happy birthday. Pumunta dito 9 AM. Tapos darating kami 3 o'clock. Okay. Ilamang po, at ito po natin basahin. Ito po ba? Mahal na natin ko. Napansin ko na po kanina, kapag natin, ito na lang tayo, hindi na ito.
So gamitin natin yung Biblia ng katapatan ng pagkakarap. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Juan, Kabanata 20, Talata 1 hanggang 18. At ito po ang ating mababasa. Madilim din pala ang unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Narito niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patapos ang pumunta ni Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan. At hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagsunta sa libingan. Kapwa sila tumakong yung si Pedro yung nakadaan ng mga isa. Simuko ito at sumilip sa loob ng libingan ang hindi pumasok. Nakita nilang nakalagay doon ang mga mamahaling pera ng lugarin si Simon Pedro. Tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga perang vino at ang panyong ibinalo sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling pera kundi hiwalay na nakatiklok sa isang lahat isang gabi. Umasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawa noon na si Jesus ay kilalanin muli mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayo umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, ay nakita siya ang dalawang anghel na nakadamit ng tubig at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, may kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito ay napalingon siya, nakita niya si Jesus na katayo roon. Ngunit sinabi niya, ngunit hindi niya nakilala si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ang martinero kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus, humarap siya sa kanya at sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin guro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakit ako sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang bibig ni Jesus. Pinagpala na tulad sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kailangan niya ng isang tao na magiging kahit sa kanya.
sa inyong buhay na natandaan niyo ba na minsan nangailangan kayo ng isang tao na maging encourage sa inyo na magpatuloy. Minsan kasi lahat tayo no, may mga nararanasan tayong pagsubok sa buhay at yung mga pagsubok na yun, siya yung nag-stop sa atin para magpatuloy. Marami sa mga kapatahan nyo, kung kayo nag-aaral pa, pag nagkaroon kayo ng mga failing subjects, ito yung nag-stop sa inyo para magpatuloy. Kung kayo naman ay nagtatrabaho, at pagkabukso at maraming sa inyong inasay na trabaho, minsan nahihirapan na kayo at pressured na kayo na magpatuloy dahil sa dami ng inyong mga dapat tapusin. Sa mga magulang naman, yung tambang mabayarin, di ba? Tambang ang labada. Tapos yung asawa ko, umiglasin pa. No? Minsan, ito yung nagpapadiscourage sa atin na magpatuloy. At sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, marami din tayong discourage. Alam niyo, no, nakaraanin ko, nakakatawang isipin na ang dami ko mga nakapasang mga bagong abogado na nakapasa sila. At sa totoo lang po, pag nakakita ako ng mga sumapasa sa bar exam, siguro mga tatlong beses na dahil sa isip ko, mag-take ka rin ng loob. Mag-take ka rin ng loob. Kaso pagka nag-complete ako, 43 na ako, siguro mga 7 years na bago ako makagraduate ng loob. So 50 years old na ako bago ako mag-abogado. Merong pastor na ganyan eh. Binibiro ko po yun. Nag-gated na kasi siya ng pastor. Sabi ko, pastor, mag-simulin na natin pa. Eh, nung panahon na po na yun, siya yun na. Siya yung 67. Eh, pag nag-seminaryo pa, tatlong taon po, bago ako mag-graduate. Eh, di pag-graduate, retired na. Retired na rin po siya ngayon. Ngayon po, galing din din. Ang pangalan na natin si Pastor. Ano mo ba? Basta po, retired na po yun. So, minsan, may mga pagkakaroon tayo na na-stop talaga tayo. At kailangan natin ng encouragement sa sarili. Alam ko, hindi lang po yan sa buhay ng mga miyembro, maging sa buhay ng mga pastor. Iniisip nila na, si pastor matatag yan, si pastor matatag yan, si pastor, hindi yan papatumba sa mga sinting mga pagsubok. Pero, mga kapatid, hindi, walang pinagkayo ba ang miyembro at sapat ang mga pastor? Kung kayo'y nalulungkot, nalulungkot din kami. Kung kayo ay masaya, nagiging masaya din kami. Pero minsan po, may mga nangyayari lang na na yung sobrang discouragement ng mga pastor, hindi nila po yung nalalaman. Pero may mga discouragement kami. Lagi po sa gawin ng kabalatuan, hindi ko po ito sinasabi sa inyo para ipagmalaki. Pero sa kandang kabalatuan, sa Media Philippines Annual Conference, meron po isang pastor na natin po. Mismo sa kanyang church kung saan siya nakasign. Doon niya kinapos ang kanyang minuman. So minsan, iniisip nila na si pastor okay yan, si pastor maayos yan. Pero hindi. Pare-parehas ng tayo na meron mga nararanasan sa Islam. Umiyak na kayo, umiyak din ako. Pare-parehas ng mga tayo. Kaya dapat, ano po yung dapat magsuportahan tayo sa diyan sa ito. Kung may nakita kayo malungkot, tignan nyo nga yung katabi nyo, may malungkot ba dyan? May mukhang malungkot ba dyan? Tignan nyo po yung katabi nyo. Tignan nyo po. Ito dalawa na ito eh, ang yung mayos eh. Tignan, pag kayo pumapasok sa iglesia, maging sensitive tayo. Ano po yung mga tao na pumapunta dito sa iglesia ito, no, kaya nandito yung mga yan, minsan pabibigyan din daw dami yan. Minsan nalulungkot yan. Minsan kakatapos lang yan sa breakup. Minsan nabasted yan, hindi yan sinagot. Minsan palungkot yan kasi sa haba-haba ng kanyang mga pinumakaw talaga yung pabawasan yung timbang niya. May mga ganyan talaga. Ang kailangan maging sensitive tayo. Maging sensitive tayo sa lahat na pumapasok sa iglesia nito. Sa tingin mo, kapag kinagmasdan niyo yung mga nandito, sa tingin niyo lahat sila okay. Tignan nyo. Sa tingin nyo ba lahat sila okay? Diba? So, kayo, bilang mga mananampalataya, it is your also your responsibility na
kasi na lalabas sila dito ng mabigat ang loob. O, papasok sila dito ng mabigat ang loob. Tapos lalabas sila na mabigat ang loob. Tapos hindi pa kinasin. Hindi pa kinausap. Dapat, paano man lalo mabigat ang loob kung pagkagaling dito sa loob? Dapat hindi ganun. So, lahat tayo may mga pinagdadaanan at dapat tayo maging katuwang tayo ng bawang kasa para matutuloy. Ngayon, saan ako nagagalit dito, mga kapatid? Most of the times, ina-analyze ko bakit ang iglesia hirap dumami. Ang iglesia bakit kapag pinagin si Simba. Bakit mas binudumog pa yung mga concert ng BTS? No? Bakit mas marami pang pumupunta dun sa mga lugar na hindi naman dapat pinupuntahan? No? Bakit konti lang ang nagpupunta sa church? No, bakit tayo-tayo lang? Bakit pag nag-imbita ka na pumunta sa church, hindi sila pumupunta? No, kaya pero sinabi ko pumunta, hindi pumupunta. Natawanan mo pa ako. No, ano ba yun? Parang ang hirap para sa isang pastor na mag-imbita tapos hindi naman pumunta. Naisip ko, kulang pa ba ang encouragement ng Panginoon sa buhay ng mga tao ito para hindi pansinin ang imbitasyon ng Diyos na magtungo sa iglesia ito. Maraming nagsasabi sa atin, Pastor, hindi na ba ako nakakalimot manalangin? Yan yung mga defense natin. Pastor, hindi na ba ako nakakalimot sa Diyos? Pastor, hindi ako nakakalimot na tumawag sa itaas. Sino yun? Kung iniisip nyo na sapat na kayo ay nananalangin, eh, tatalin nyo yung pastor. Tanggalin nyo na yung simba. Pumunta na lang kayo sa kiyampo, bumalang kayo ng babae na pwede nyo bayaran para ipanalangin kayo. Habang po siya pangalit na amin na naman. Habang pumunta ka ang sita namin, pwede nyo po sa amin ang matali yung makamagin. Papatid na kayo ng simba. Ipanalangin na sa amin. Ama ng pagpapakamagin. Pagpapakamagin. Sa buhay mo na maliligtas ka na kakamali ka. Dahil sa ating panalangin, tayo ang tumatawag sa Diyos. At sa tingin nyo ba, sapat na yon para kumonekta ang Panginoon sa buhay mo? Sa iglesia ito, dito natin dinidevelop ang pananampalataya. Alam niyo po ba kung ano ang pananampalataya? Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yung pananampalataya? Pag po ba sinabi, ikaw ay nagtitiwala, ikaw po ba'y nananampalataya? Ano po? Ano po? Nakakalungkot lang ang isipin. Bakit hirap na hirap tayong magparami? Ano ba ang kulang sa atin? Ano pa ba ang meron sa atin? Pilipino ko nakakita ang pader na may hugis ni Mami. Tagsana yan! Pagtukulos ng karatina. May namahal na buong may awa. Nasaan doon yung pananampalataya? Nasaan doon yung pagkakilala sa Diyos? Ano ba ang kailangan sabihin ng isang pastor para lagi inyong hanapin ang salita ng Panginoon. Doon po ba sa papel na binibigay ko, meron po kung nagbabasa at nag-devotion niyo. Meron po. With all honesty, dagdagan ng Panginoon ang buhay ng isang araw lahat na nagbabasa. Itaas ang pamahay na nagbabasa ng devotion sa bawat tao. Bawasan naman ang isang araw. Sinungaling. Ngayon, ano yung problema? Bakit hindi kayo nagbabasa? Ano yung problema? Hindi ba kayo naniniwala na yun ay salita ng Diyos? Hindi ba? Hindi niyo ba naiintindihan na mahalaga na matutunan at
pa kayo? Marami pa kayong ginagawa? Masyado bang mahaba yung teksto na binigay niyo sa inyo? Ano ang problema? Doon sa binasa natin, maagang maaga pa lamang ay pumunta na si Maria Magdalena upang bisitahin ang gabi ni Jesus. At nagkaroon sila ng problema. Ano yung problema? Na wala na doon si Jesus. Bakit? Kasi hindi nila naalala na ayon sa nasusulat, siya'y magbubuhay na maguli. Pero natapos ang problema na nalaman nila na buhay muli ang kanyang Panginoon. Alam niyo po ba? Nung nawala ang labi ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pinagbibilan, pinalabas pa ng mga pari ng mga panahon na yun, na kinuha yung bangkay ni Jesus para palabasin lang ng mga alagad ng ating Panginoon na siya'y nabuhay na maguli. Bakit ganun? Kasi natatakot yung mga pari ngayon na nagkaso sa ating Panginoon kung bakit siya'y pinako sa krus. At yung mga alagad naman ng mga panahon na yun ay takot na takot. Sila'y nagtatakot sa isang kwarto sapagkat wala na yung kanilang guro, wala na yung kanilang Panginoon, kaya natatakot sila. At nung napakita sa kanila ang ating Panginoon, doon lamang lumakas ang kanilang buhay. Tinanggap nila ang walang Espiritu, sila'y nakapagsalita ng kanilang mga wika, sila'y lumabas, at sila'y nangaral. Ang tanong ko, totoo ba na nangyari ang lahat ng mga ito? Totoo ba? Totoo ba na nangyari na nabuhay na mabuli ang ating Panginoon? Tanong po ba yung sinabi ko? Hindi ko. Totoo po ba na nabuhay na mabuli ang ating Panginoon? Totoo po ba? Parang hindi kayong magdala. Naniniwala ba kayo na nabuhay na mabuti ang Panginoon? Yes. Kung naniniwala kayo na nabuhay na mabuti ang Panginoon, dapat hindi tayo ganito. Sa tingin nyo, doon sa ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, doon sa oras na hinipili natin sa panalangin, sa tingin nyo sa patay? Hindi. Be honest. Sa tingin nyo sa patay? Hindi, di ba? Parang hindi. Bakit? Kasi ang bigay sa iyo ng Diyos, buong 24 oras. Tama ba? At ang binibigay mo sa Panginoon ay? Mas matagal mo pang kumain kaysa manalangin. Amen? Kung mahalaga sa iyo ang salita ng buhay ng Diyos, hindi dapat ganito tayo ngayon. Amen! Hindi dapat ganito ang pagtingin ng isang mananampalatayang Kristiyano. Dapat hindi tayo ganito. Natin niyo po ba yung post ko nung kahapon? Nakakatawa lang sa statement niya. Pinost ko po yung isang screenshot ni Macy's dun sa tablet na sa iPad ko. Kasi po kami, yung po kwento ko dun sa Facebook. Kami kasi, may mga kanya-kanya kami computer kasi nag-online school yung mga anak ko. Ngayon, may mga sarisari ko yung mga keyboard. So, kung makapasok ko doon sa kwarta ni Macy's, kung saan siya nagtuturo, pinipindot ko yung keyboard niya. Magagalit siya. Kasi ayaw yung pinipindot yung keyboard niya. Pag naman siya pupunta doon sa office ko, sila naman yung pipindot. Magagalit naman ako. Kasi yung pinipindot yung keyboard ko. Isang beses, habang nandun kami sa office ko, nakita niya yung iPad ko na mayroong keyboard. Pinindot niya. Kaya ako po ay nag-spinning pipe. Paglabas ng screenshot na hanggang 316. Ayan, basahin mo yan, basahin mo yan. Magbago ka ng buhay, basahin mo yan. Ayan po yung Bible app, nakalagay din doon, Judge 316.
3:16 PM, Jan 3:16. Sabi ko, tapos araw pa ngayon ang pagbubuhay ng Diyos at yun yung buwan ng kanyang pagpapabahal sa atin. For God so loved the world, He gave His own Son for us. Kung hindi buhay ang Diyos, iba siya mangusap. Ako, gusto kong i-take yung nangyari na yan bilang isang message para sa akin ng Panginoon. Hindi mo kayang hulihin yung ganyang klaseng pagkakatawan na from out of nowhere, may 3:16 at may John 3:16 na sabay. At para sa akin, it's a message of God. Dahil doon ako naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, hindi natin ito ma-appreciate, mga kapatid, kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia. At naniniwala ko na kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi maraming ganun kabigat at ganun kalalim ng ating pagkaunawa patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoon. At hindi ko kayo masisisi kung bakit pag kayo nagkakaroon ng problema, natatakot kayo. Pag kayo nagkakaroon ng pagsubok sa buhay, umiiyak kayo. Pag may mga matititin kayo mga pagsubok sa buhay para kayo nilang umilas, kayo nilang nababas, at ayaw nilang, wala na kayong gustong gawin at gusto nyo na lang matapos ang lahat para sa inyo. At ito ang nararanasan ng isang taong walang Panginoon. Pero kung ikaw may Panginoon, malakas ang loob mo. Hoy, ata, parang apat na araw na masakit ang ulo ko. For some reason, dahil masakit ang ulo. But every time na nandirito ko at nakalayo, naniniwala ako na God is with you. Ang wish ko sana sa iglesia ko ito, makikita sa inyo na kung bakit kayo nandirito, hindi dahil isang publikasyon nito, dahil araw na nandirito. Ang wish ko para sa inyo ay makita kayo sa iglesia nito dahil gusto niyo magkaroon ng pagkukuli sa isang buhay na Diyos. Kasi hindi ko naman kaya i-gauge o sukatin kung gano'ng kataas o kung gano'ng kababa ang inyong pananampalataya. Tanging kayo lamang ang nakakaalam nito. It is you. It is between you and God lang naman ang nakakaalam ko talaga ba meron kayong pananampalataya o nakikisama lamang kayo. Amen? Hindi nyo pwedeng i-block o i-prompt ang ating Panginoon. Lord, it's a prompt. Nandito ko, Lord, pero hindi talaga ako naniniwala sa'yo. It's a prompt. Eh, paano ko ikaw i-prompt? Ang tawag ay Buddha.
buhay. Pero ang Diyos natin buhay, kumikilos ang ating Panginoon na ating sa iyo. Kaya sarap isipin na sa bawat araw ng buhay mo may Diyos na nakatingin. At napakasakit na mag-isipin na sa kabila ng dinibig na ng ating Panginoon, kumagawa ko pa rin masama. Agree ka? Sino yung tuturo mo, may tuturo sa inyo? Ang sarap isipin na sa lahat o sa bawat araw, minuto o oras natin dito sa mundo ito, may Diyos na nakatunghay sa atin at pinagbabas sa tayo. At para saan? Sa bawat araw, yung buhay na Diyos na yun, siya yung nagbibigay ng pagmalasakit at pagmamahal sa inyo. Siguro naman sa ilahan na nandito, hindi nyo pa naranasan na sobrang pagutong sa buhay niyo. Amen? 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 Ibig sabihin, hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kahit marami kayong mga pinagdaanan, mga pagsubok, nalampasan nyo ito. Amen? Amen. Minsan, hindi nyo na maalaman kung paano. Pero nalampasan nyo. Minsan, may mga pagkakataon sa buhay nyo na ayaw mo na. May nangyari ng ganyan sa buhay ko talaga. Nasa Quezon namin niyo ako, umiiyak ako, kausap ko yung nanay ko, sabi ko na hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko, parang nandito na lang ako. Nagkaroon kami ng pagsubok ng aking asawa, pero hindi kami nag-away. Hindi kami nag-away niya. Nagkaroon kami ng isang pagsubok na mabigat talaga para sa akin. It is my fault. At nandun ako sa Quezon City para ayusin siya pero wala akong matawa. Pero God is good. Kasi that was 10 years ago. Almost 10 years na nagdaan sa buhay namin. At hindi ko alam kung paano namin ngayon nalampasan. Pero nalampasan pa rin namin. Yung kotse namin, yan, nakalive yan. Kotse po namin, muntik na yan, mawala sa amin. Nasaan na yan? Nasa bimit na ng pagbalutak ng mga